Hello, good day mga guys. Ako'y magbabalik sa aking tutorial sa CSSD. Sa ngayon po ay aking ituturo. Meron tayong bagong scanner na dumating. Ito ay limited lamang ang gumagamit dito sa bansang UAE. Ito ay ang scanner na Trasanto kung tawagin. Ayan mga guys, ang scanner. Ang scanner na to ay nagbabalidate siya ng mga indicators. Ito ay indicators ng washer disinfector. Ayun yung washer disinfector na yan. Ito yung nilalagay sa loob para masukat yung kanyang effectiveness, at yung kulay pula na yan ay dapat ma-remove after ng cycle. Ngayon, para ma-sure natin na validate ito, effective yung kanyang hindi doon nagtatapos yung galing sa washer disinfector, porkit na-remove na siya yung kulay pula na yan, pinaka-blood yan, pasado na yung machine. Sa ngayon, nandyan pa yan. Para ma-sure na epektibo yung machine na yon, gagamitin natin itong scanner na to para naman ilagay dyan sa i-scan yung indicator at madidetect niya kung pasado ang indicator, kung na-remove ba lahat ng blood. Titingnan natin ngayon. Ayan, ating i-analyze kung rejected ba siya or pass. Tingnan natin. Ayon. So rejected ang kaniyang pag-detect dahil yung blood hindi pa na-remove doon sa indicator. Ayan. Ito yung detected ink zone. Kasi pang-detect ito if pasado ba yung iyong chemical indicator. If na nakapasa siya sa tinatawag na quality assurance. Ayan. So ito ngayon yung makabagong system pinapairal sa taon na to. Kaya limitado lang din yung mayroon nito. Ayan, akin nang ituturo para maraming makaalam sa ganitong scanner. Ang tawag sa scanner ay Trasanto. Ngayon, natapos na tayo doon. Reject siya kasi mayroon siyang blood. Atin namang susubukan itong chemical indicator. Ito. Para naman to sa sterilization. Titingnan natin kung ano ba yung kanyang result sa pag-scan. I-analyze natin. An indicator was detected but no result could be obtained. Please make sure that the indicator is compatible with Trasanto and try again. Yan ang problema.
Kasi hindi pala compatible ang chemical indicator na yan. Medyo masilan din pala itong Trasanto na ito. Ayan. Hindi niya kayang i-detect. So, namimili lang siya ng product na compatible din sa kanya. Ngayon, ang aking ito, naituro ko na ito, compatible sa kanya ito eh. Limited lang din pala ang product na pupwede sa kanya. Hindi lahat ng chemical indicator na i-scan ng Trasanto na to. Kaya dito, Buidic na ito. Wala siyang ganito, yung QR na yan, wala siyang ganyan. Kaya atin na lang sisilipin doon yung mga naging resulta. Kasi ito, kahit isa lang ko dyan yung laman nito, wala naman siyang barcode. Hindi rin siya mare-read out ng scanner na ito. So, tandaan lang mga guys, sa ngayong taon, bagong labas ito, Trasanto, ilan lang ang gumagamit dito na hospital sa UEA. Akin na lang ipapakita yung mga naging resulta ng mga nakaraan doon. Ayan, yan. Yan mga guys. Kung napapansin nyo, merong barcode dito. QR. Ito ay pass. Diba? Ibig sabihin yan, nakapasa siya. So, kalagay naman dito, accepted. Ganyan lang. Kapag unprocessed yung nilagay dito, natural, ang nakalagay naman dito is rejected. Ganyan lang mga guys. Now, babalik tayo doon sa indicator na ganito. Yung sa washer disinfector naman. Titingnan natin ang result nun. Cleaning indicator results. Yan. Ganito. Kung napapansin nyo mga guys, rejected dito, ito accepted. Sisilipin natin ngayon yung rejected. O di ganyan ang resulta. Meron pang kulay pula. Hindi na remove ang blood. Silipin naman natin yung accepted. Ganyan naman ang resulta. Na-remove, totally remove yung blood. Clear na siya. So, ganyan lang mga guys. Ang gawain ng scanner na Trasanto. Ayan. Ito, ang Buidic na ito hindi ito katulad nung kanina na pinakita ko. Hindi ito may scan. Pero susubukan natin ngayon ha. Susubukan natin. Ano yung kanyang response? Ayan. Subukan lang natin. Para malaman nyo ang difference. Punta na tayo ng scanning. Yan, ni-scan niya. Ayan, sinasabi ko na. Indicator not found. Please make sure that there is an indicator compatible with Trasanto inside the analyzer and try again. So, hindi talaga pwede makaugas. Namimili lang siya ng mayroong QR sa loob. Nakadikit sa papel ng
buwidik at ng indicator strip. Ito, indicator strip tulad nito. Ayan. Ayan yung QR code na yan. So yun lang mga kaugas. Maraming salamat sa inyo. Yun lang ang aking tutorial sa araw na to. Ang may turo ang bagong system na ito. Paano mag i-scan kung failed ba or pass yung... Okay mga guys, abangan na lang yung iba pang aking gagawing pagtuturo sa SSD. Sana'y may natutunan kayo sa tutorial na ito.